Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng sangtinakpan. Magsiawit kayo at siya'y ipagdangal, magpakailanman. Magpuri kayo mga anghel ng Diyos, sa Panginoong may kapal. Magpuri kayo mga langit, sa Diyos na sa inyo'y lumikha. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng sangtinakpan. Magsiawit kayo at siya'y ipagdangal, magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa'y sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito, tumahimik po muna tayong sandali. At ang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, para mo nang awang ilayo sa amin araw-araw ang lahat ng mga sumasalungat sa amin at humahadlang upang ang aming buong katauhan ay magkaroon ng kalayaan para kusang sundin ang iyong kalooban. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Karunungan. Pagkat ang tao'y hindi nilikha ng Diyos para mamatay, kundi para maging larawan niyang buhay, ngunit dahil sa pakana ng Diablo, nakapasok ang kamatayan at ito ang kahinatnan ng mga napailalim sa Kanya. Ngunit ang mga matuwid ay nasa kamay ng Diyos. Hindi sila makararanas ng kamuntimang pahirap. Sa akala ng mga hangal, ang mga matuwid ay namamatay. Iniisip nilang ang kamatayan ay kapahamakan at ang pagpano nila ay tuluyang paglaho. Ngunit ang totoo, sila'y nananahimik na. Bagamat ang tingin ng mga tao, sila'y pinarusahan. Ngunit ang totoo, sila'y nasa buhay na walang hanggan. Ang kaunting pagtitiis nila ay tutumbasan ng malaking pagpapala. Napatunayan ng Diyos na sila'y karapat-dapat. Sila'y kanyang sinubok tulad ng ginto sa tunawan. Kaya sila'y tinanggap niyang parang handog
na sinusunog. Pagdating ng Panginoon para gantimpalaan ng mga banal, magniningning silang parang ningas na nagliliyab na dayami. Sila ang mamamayani sa mga bansa sa daigdig. At ang Panginoon ang maghahari sa kanila magpakailanman. Ang mga nagtitiwala sa Kanya ay makauunawa sa katotohanan ng Kanyang pamamaraan. At ang managing tapat sa Kanya ay mamumuhay na kasama Niya sa Kanyang pag-ibig sapagkat Siya'y mabuti at mawain sa Kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Palagi kong pupurihin ang dakilang Poon natin. Palagi kong pupurihin ang dakilang Poon natin. Panginoon, akin laging pupurihin. Sa pasasalamat, di ako titigil. Aking pupurihin Kanyang mga gawa, kayong naapi, makinig, matuwa. Palagi kong pupurihin ang dakilang Poon natin. Kinukupkup ng Diyos ang mga matuwid at ang taghoy nila'y Kanyang dinirinig. Nililipol Niya yung masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Palagi kong pupurihin ang dakilang Poon natin. Agad dinirinig daing ng matuwid. Iniligtas sila sa mga panganib. Tumutulong Siya sa nasisiphayo. Ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Palagi kong pupurihin ang dakilang Poon natin. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ang sakin nagmamahal, tutupad ng aking aral. Amat ako'y mananahan. Alleluia, 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 sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng Panginoon, ipalagay nating kayo'y may aliping nag-aararo o nagpapastol kaya ng tupa. Pagkagaling niya sa bukid, sasabihin ba ninyo sa kanya, halika at nang makakain ka na? Hindi. Sa halip ay ganito ang sinasabi ninyo, ipaghanda mo ako ng hapunan, magbihis ka at silbihan mo ako habang ako'y kumakain. Kumain ka, pagkakain ko. Pinasasalamatan ba ang alipin dahil sa ginawa niya ang iniutos sa kanya? Gayon din naman kayo, kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniutos sa inyo, sabihin ninyo, kami mga alipin walang kabuluhan. Tumupad lamang kami sa aming tungkulin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Kahapon ho at hanggang ngayon, meron po kaming alumni homecoming mga pari ng San Carlos Seminary. Kami po ay mga nagtapos ng aming pagpapari sa San Carlos sa may Guadalupe EDSA. At binabalikan ho namin kahapon, nakakatuwid tuwing may alumni homecoming, tuwing nagkikita-kita kayo ulit ng mga dati mong kaklase, katrabaho, kasamahan, wala nang iba kayong gagawin kundi balikan yung nakaraan. Kadalasan, pa magkikita kayo, siyempre sasabihin nila, ay, nag-iba na itsura mo. Bakit naging ganyan ka na? Ano nang trabaho mo ngayon? Saan ka na nakatira? Saglit lang yon. Kasi ang pinakamatagal, yung dati. Naalala mo dati? Diba dati? Ang tagal niyong pinagkukwentuhan yung dati. Isa po sa mga naalala namin kahapon magkaklase ay yung mga subjects namin sa seminaryo. Meron kami isang subject, Chinese philosophy. Meron kami isa sa mga naging topic noon sa Chinese philosophy, ang tawag ay rectification of name. Rectification of name. Ang ibig sabihin, kumilos ka ayon sa kung ano ka. Hindi pwedeng lahat gagawin mo. Meron tayong kanya-kanyang trabaho. Meron tayong kanya-kanyang responsibilidad. Gawin mo kung ano ang sayo. Huwag kang nakikialam ng trabaho ng iba. Dalawa lang yan. It's either aawayin ka o mapapahiya ka. Gawin mo kung ano ang sayo. Yung ating pong ilang araw nang nagdaan, sa unang pagbasa, galing sa aklat ng karunungan, The Book of Wisdom. Ano ang sinasabi ng aklat ng karunungan? Katarungan ng Diyos. Kung tayo ay humihingi sa Diyos, nakikiusap sa Diyos, bigyan niya tayo ng karunungan. Hindi ka magdudunong-dunungan. Hindi mo gagawin lahat. Hindi mo kukunin lahat. Ang problema sa atin, gagawin mo lahat, kukunin mo lahat, pag nahirapan ka, aawayin mo lahat. Kaya sa ating unang ebanghelyo ngayon, ano ang sabi ni Kristo sa talinghaga natin? Siguro magtataka kayo, bakit parang ang bigat naman ng gospel natin ngayon? Kapag daw umuwi yung alipin, sasabihin mo ba sa kanya, kung ikaw yung amo, ay halika na, kumain ka muna, magpahinga ka. Hindi. Ang sasabihin mo, sige na, ipaghanda mo ako ng makakain. Sa tingin nyo magagalit yung alipin? Baka hindi. Ano daw ang sasabihin ng alipin? Wala siyang ibang sasabihin, hindi niya aawayin yung kanyang amo. Grabe ka naman, kararating ko lang. Ganyan ka ba maging amo? Hindi. Gagawin niya dahil trabaho niya. At sasabihin niya sa huli, ginawa ko lang ang tungkulin ko. Hindi ko kailangan ng papuri mo. Hindi ko kailangan ng awa mo. At hindi ko kailangan sulsulan mo ako para magalit ako. Dahil yun namang talaga ang trabaho ko. Rectification of name. Sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, araw-araw, ipaalala mo yan hindi lang sa iba. Ipaalala mo lang hindi lang sa mga kasama mo. Kasi diyan tayo magaling at mabilis minsan. Ipaalala sa iba ang trabaho nila, babantayan mo ang trabaho nila, kaya trabaho mo, napapabayaan mo. Dahil lagi kang nag-aabang ng trabaho ng iba. Araw-araw, may trabaho ka. May responsibilidad ka. May tungkulin ka. Gawin mo kung ano ka
at kung ano ang para sa iyo. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa ating Amang nasa langit upang matularan natin si Kristo na kanyang anak sa diwa ng paglilingkod na may pagmamahal. Ang ating pong itutugon, Ama, panatilihin mo kami sa paglilingkod sa iyo. Ama, panatilihin mo kami sa paglilingkod sa iyo. Ang Papa, mga Obispo at mga pari, naway maging tapat sa paglilingkod ng may kasipagan at dedikasyon sa kalipunan ng mga sumasampalataya, manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa paglilingkod sa iyo. Ang mga pinuno ng ating lipunan, naway maging tunay na lingkod na may kasipagan sa pagsasakatuparan ng kabutihang pangkalahatan kaysa unahin ang kanilang sariling pakinabang, manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa paglilingkod sa iyo. Tayo naway lumago sa ating pagsusulong ng katarungan at pag-ibig sa pamamagitan ng ating lubos na paglilingkod sa kapwa sa bawat araw ng ating buhay, manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa paglilingkod sa iyo. Ang mga nagbibigay ng paglilingkod sa mga may sakit, naway sumaksi kay Jesus na siyang lingkod ng lahat, manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa paglilingkod sa iyo. Ang ating mga tapat na yumao, naway biyayaan ng ating banal na guro ng makalangit na gantimpala para sa kanilang mapagmahal na paglilingkod sa lupa, manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa paglilingkod sa iyo. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan habang patuloy nating ipinapakiusap sa Diyos ang agarang pagtatapos ng mga kaguluhan, digmaan sa mundo, lalo na sa gitnang silangan. Maghari nawa kaagad ang kanyang kapayapaan sa bawat pamilya at bansa. Ipagpanasal pa rin po natin ang mga kapatid nating may sakit at nakabilanggo, gayon din ang mga pamilya nila at nag-aalaga sa kanila. Ang mga walang sapat na makain at maayos na tirahan araw-araw. Ang mga kapatid nating nagtatrabaho sa malalayong lugar sa ibang bansa para sa kanilang pamilya. Ama, panatilihin mo kami sa paglilingkod sa iyo. Panginoong Diyos, tulungan mo po kaming maging lingkod sa bawat isa kasama ni Jesus na aming Panginoon ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo po ang paghahain ng mga natitipon dito upang ang aming ginaganap na pag-aalay ng sarili ng anak mo ay aming pakinabangan sa kanyang pamamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa,
ni Jose na aming arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Bilang mga anak ng ating mapagbigay na Ama sa langit, buong galang at tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ng ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga alagad, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Kahit anong mangyari, huwag mong hayaang sirain ninuman o nang anuman ang iyong kabutihan. Magbigayan pa rin po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Panginoong Jesus Nazareno. Siya ang tunay mong kailangan. Siya ang tunay mong kayamanan. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging.
Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa puso kong umiibig, walang nananaig kung di ako nananalig sa sumpang iniibig, hindi ka man masilayan ang tinig mo'y maglaho ng tuluyan. Pag-ibig ko sa'yo at katapatan mananatili kailan bawat tao'y nalulumbay at di mapalagay hanggat hindi nahihimlay sa puso mo dalisay, hindi ka man masilayan ang init mo maglaho ng tuluyan. Pag-ibig ko sa'yo at katapatan mananatili kailan pa man. Announcement, available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po'y nagkakahalaga ng 80 pesos, may karagdagang discount sa bulk orders. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha malapit sa pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po'y ating isasama sa lahat ng misa na magaganap sa ating simbahan.
Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanaw naming utang na loob ang banal na pakikinabang at iniluluhog naming ang Espiritu Santo ay mag-umapaw sa kalooban naming kanyang tinitigib ng iyong kadakilaan upang ang iyong kagandahang loob ay manatili sa amin palagian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ngayon po ay tahimik nating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo po ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo po sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatagnawa sila sa kapayapaan. Amen. Muli po ang simbahan ng Quiapo'y nagpapasalamat po sa pagsisimba ninyo at patuloy na pagbibigay ng tulong donasyon para sa mga gawain, programa at mga pinagagawa sa ating simbahan. Kayo pong mga nasa ibang bansang laging naka-online, salamat po sa mga pinadadala nyo pa rin na cash and in-kind donations. Ang cash donation sa ating parish office, yan po'y nagagamit natin hindi lang sa mga kailangan ng simbahan, kundi sa mga tinutulungan nating estudyante, ang mga may sakit, ang mga namatayan, at iba pang mga nangangailangan ng pinansyal na tulong. Yung in-kind donations, bigas, dilata, noodles, sabon, tubig, doon po sa ating Benedict Building. Yan po'y binibigay natin hindi lang kapag may kalamidad. Noong nakaraang linggo, nagdala tayo sa 5 institusyon sa Laguna at Cavite. At tayo po'y naghahanda na para sa mga pamaskong handog sa ating mga tinutulungang vendors, ang mga nakatira sa kalsada tuwing Huwebes ng umaga, at iba pa pong mga tinutulungan nating kapatid, maging mga katutubo. Salamat dahil kahit hindi kayo nakakasama at kahit may mga sarili kayong mga pangangailangan, pinipili nyo pa rin gumawa ng kabutihan. Ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumain nyo ang Panginoon. At sumain rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ng pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon,
magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo'y aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayanan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.